Kira. Okay. Good morning. Atay washing machine ya, kan? LG semi-automatic washing machine, semi automatic. Kan siya. Amo ni ang iyahan, kan? Specs. Dayon. Amo ni ang iyang diagram. Dos 20. Karon may ka problema, oh, ipaayo ra ni siya. Pinaayos nila. So, palitan natin ang timer, washing machine timer kasi nga nasira. First time ko lang kasi naka ayos nang ganito. Buksan natin sa loob. Ito yung mechanism niya sa loob. Sira na. Sira na kaya pinalitan. Wala na. Ayun, pinalitan ng bago. Pero itong bago, wala siyang specs. Hindi gaya nito, wala siyang specs na nakalagay. Pero parehas lang yung itsura nila. Parehas lang din yung wire. Color coding parehas lang. At saka hindi na lang natin ito buksan. Para mas madali. So demo lang naman to. Kasi kukunin na sa may-ari kasi dami ng pan. Kaya naglabo nun. Uyos yung Tagalog. Ito ang niyang wiring. So ito yung wiring niya. Medyo marami-rami pero hindi naman tayo malilito kasi meron siyang color coding. Actually, yung black, maraming black pero hindi yung laki nila hindi parehas kalaki. Kaya hindi tayo malilito. So ngayon, ito pala yung gamit na motor. So ito yung para sa dryer. Ito yung para sa washing niya. Pagkaparehas lang siguro yung ano nila. Parehas lang yung specs ng motor saka yung mga capacitor sa loob. So ganito lang yung wiring. Napakasimple, simple lang. Ito lang natin, ganun. So, sa kabila. Hindi na tayo malilito kasi color coding siya. Pag gusto nating tanggalin, press lang natin dito ito, press natin, saka hilain natin. Ayan. Saka ito. Wala namang sira dyan. Hindi sira yung dun sa part na yun. Kaya, ibalik na lang natin. Saka sa timer, ito vaccination. Ito yung sa timer na ito yung luma. Pinutol na lang natin kasi nga itong nabili nila is walang kasamang ganito. So, connector. Ako masyadong convinced kung connector ba talaga tawag. So, gagawin natin is sira na to. Palitan natin. Ito yung gagamitin natin. Saan natin ito ilaan? Dito. So, ito yung tsura. So, tatlong tornilyo lang gamit. Pero dahil luma na, o siguro matagal na, namita na lang natin ng grinder para pinoto natin. Yeah. Sa loob. Pusat dyan. So, ito yung tsura. Ito yung timer na sa ano siya, spin timer. Drain selector. At ito naman, itong replace natin for washing selector siya, wash timer. Ito yung tsura. Wash selector. Alright.
pasok lang natin dito. Yan. Meron naman siyang provision. Kasiya rin. Meron din siyang lagayan ng tornilyo ito dito sa bulok. Ikot. Okay. Ganito lang yung itsura niya sa loob. Hindi naman masyadong marami yung wiring niya. So, ito yung daanan ng wire. So, siyempre, naka-color coding din siya. Ano na lang natin? Splice. Sige, sige. Okay. Sige na. Ito na. Tapos na. Dali. Dali. Okay. Balikan natin. So ito yung time sa spinner timer. Ito sa pan siguro to. Hindi ko alam kung ano to. Meter. Sensor o isa ba? Okay. Madali lang ibalik. Kaso binaklas namin, nahirapan kami kasi Cornelio inalawang na. So, ito na. Lagay na natin yung handle, switch handle. Testing. Ito yung galing sa timer na pinalitan natin. Control yung pan pa rin, lumang wire. So, dito natin i-connect. Yan. Testing. Ikabit na natin yung power supply. So ito yung timer. Para sa wash timer. Try natin. Yun. Okay. Magana yung bagong timer na natin. Try muna natin. Dito muna tayo. So ngayon, ang gagawin natin is subukan natin baliktarin yung timer. Dito sa washing, ang gamitin nating timer yung sa dryer. Try natin kung anong mangyayari. Ito na. Ilipat lang natin to. Siyempre makita naman natin yung supply black, color black is sa washing. Itong color pink sa dryer. Kaya natin na pagpalit. Itong timer pa rin. Itong timer sa dryer. Kung anong mangyayari. Siyempre, pinalit natin yung timer. So, dito tayo gagamit ng timer spinner. Gumagana pa rin siya, kaso hindi nagre-reverse. Mapansin natin, hindi nagre-reverse yung washing. One direction lang kasi nga, iba yung design ng timer. So, yun lang siguro. Madali lang rin naman ito. Ay, balik yung mga... So, that's all!